Alright, no. So, magandang araw sa lahat, no. For today's video, no. Ang topic natin ngayon is to paano kumuha ng certificate of eligibility sa civil service, no. Kasi recently, no, nag-take ako ng civil service penology officer examination. So, kinandak siya noong October 23, 2022 lang, no. Tapos, nirelease yung result niya December 4 or 5 kung di ako nagkakamali, 2022. So, pag pumasa na kayo doon, so bali mangyayari magre-release si Civil Service Civil Service Commission FB page o doon sa mismong website nila kung kailan available yung pinaka certificate of eligibility. So sa amin, in my case, so labas sila doon ng memo na pwede nang kunin ng January 4 yung eligibility pag kumasa ka, no. So yun, sa akin ang kumuha ko noong February 2. So i-share ko sa inyo kung paano yung procedure at saka kung ano yung mga dapat yung dalhin. Para kumuha ng certificate of eligibility, no. So yun, sa amin noon, since nasa Paranaque ako, meron ditong Civil Service NCR. Ang Civil Service DOST, satellite nila dito sa may Bikutan. So hindi sila nag-release ng certificate of eligibility. Pero doon ako nag-file ng exam. Okay? So nakukuha yung certificate of eligibility sa Civil Service NCR. So pagtanong niyo lang diyan sa area niyo kung sa province nyo, sa city nyo, kung nasaan. So, in my case, nasa NCR ako, Paranaque, doon kinukuha. No? So, ang kailangan nyo lang dalhin, once na pupunta kayo doon, ay ito, no? one by one picture na may name and signature. Yung kung, di ba, nag-exam tayo ng civil service. Di ba, meron doon na name, tapos may signature sa taas ng name. So, yun lang din yung kailangan nyo dalhin, one by one. Pero kung wala kayong 1 by 1, pwede naman yung passport size picture. Isa lang, no, ang kailangan doon. And then, yung declaration form at saka yung tinatawag na ERRF. So, ito yung eligibility request form. So, huwag niyong problemahin yung declaration form at saka yung ERRF na yun kasi pagpunta niyo doon sa Civil Service NCR, meron silang form para doon. So, wag na kayo mag-download o kung saan man kayo kuha doon na mismo para tama yung ibibigay na form. So, mapipilapan nyo siya. And then, original, dali nyo yung original na mismong ID, ng valid ID nyo, no? So, kung SSS man yan, basta government valid ID. So, magdala kayo ng dalawa para sigurado. Pero kung isa lang, pwede naman, walang problema. So kasi isi-xerox nila yun dun sa eligibility nyo pag nagpa-authenticate kayo. So yung payment na ito pala, no, yung pinaka-original certificate of eligibility is 100 pesos. Okay? Tapos yung authentication, 50 pesos per copy. Ako kinuha ko 5 na eh, since malayo nga, Civil Service NCR, para niya tayo, medyo malayo-layo ng konti. So, 50 pesos lang naman. So, 5 copy ang kinuha ko. Okay? Tapos, kaya pagpapadala ng valid ID, kasi sa authenticate, sineserox yun dun. Kasama nung pinaka-authentication. Okay? Tsaka titignan nila kung tama yung ano nyo dun, yung name nyo. Kasi be-verify pa nila yun eh. So, yun lang ang kailangan yung dalahin, no? One by one or passport size picture with name tag. Okay? Declaration form, ERF. Walang problema, nandun yung sa Civil Service NCR. Dun yung kukunin lang yon. Tapos, valid ID. Okay? Government valid ID. Okay, tapos, pera siyempre. Yung pinaka-certificate nga is 100 pesos. Tapos, yung authentication is 50 pesos. So, ang mangyayari dyan, no, pupunta kayo ng maaga dun. Sa akin, in my case, pumunta ako dun 6:30 ng umaga. Nandun na ako. So, bali, pang number 8 ako sa pila. Thursday yon. Kaya siguro, langaning araw. Kaya ako konti ang pumunta. So, pang number 8 lang ako. Okay? So, yun, no. Bali, 8 a.m. talaga nagbubukas yung Civil Service NCR. But,
7:30, nagpapapasok na sila. Okay, tapos nagbibigay na sila ng form para pilapan. Pero yung process talaga, 8 a.m. pa. So, mas maganda, mas maaga kayo para makapila na kayo doon. Tapos, ang cut-off nila doon is 3 p.m. Okay, 3 p.m. So, pagdating ng 3 p.m., cut-off na sila. So, kung ano yung nandun daw sa loob, sabi ng guard, eh, tatapusin naman. So, pero kung mas maaga kayo, so akin, in my case, number 8 ako, di ba? Tapos, nag-start siya ng alas 8. So, natapos ako 11:30 na ng umaga. Okay, so ganun yung naging process, no? So, yun, no? So, sa mga kukuha ng certificate of eligibility, yun lang ang kailangan nyo na dapat dalhin. So, yun, no? So, yun, no? Yung Civil Service NCR sa, ano yan, number 25, Caliraya Street, Barangay Doña Josepa, Quezon City. Okay? So, kung may nagtatanong kung kailangan pa ng appointment para pumunta doon pumila, hindi na kailangan in my case, no? Hindi na kailangan magpa-appointment. Punta lang kayo doon ng maaga para ma-secure nyo talaga yung slot nyo. Okay? So, yun lang naman yung mga requirements na kailangan, tsaka agahan nyo lang. So, yun lang, no? Tapos, good luck sa pag-a-apply nyo sa government kung Civil Service Penology Officer Examination man yung kukunin nyo, Fire Officer Examination or Civil Service Professional or Subprop. So, doon may nakasabay din akong kumuha ng certificate ng PD-907. Which is the Latin honor, no? Yung mga honor graduate. So, Magna, Summa, at saka Cum Laude, no? So, may present lang sila doon na requirements ng civil service. So, yun. Tapos, bibigyan na sila ng certification. Yun. So, hindi nila kailangan na mag-exam ng civil service professional. Okay? So, matik yun. Pwede na kaagad sila mag-apply once na meron na kaagad silang PD-907 na tinatawag, no? So, pwede nila pasukan any government agency. So, yun. Siyempre, yun yung kapalit. Kasi sila, graduate sila ng honor graduate sila eh. Magna, Summa, tsaka Cum Laude. Okay, pero it doesn't mean naman na hindi na nila kailangan mag-exam. So, discretion pa rin nila yon kung gusto nila mag-exam. Okay? Pero most likely, kaya nila ipasa yun, no? So, graduate nga sila ng ng may honors graduate ng college eh. So, kaya nila ipasa yun, no? So, yun lang, no? Salamat!